in a way, portraying the role of of Ferdinand Marcos. Napakabigat nun eh. Ano po yung masasabi ninyo na na naka-relate tayo bilang Cesar Montano bilang Ferdinand Marcos? Or meron po ba? Meron naman. Ferdinand Marcos, during that time, sa bahay, ang father ko, lawyer kasi. Ferdinand Marcos was a lawyer. Mukhang bibig niya, my father was a lawyerist. Parang pareho kami ni Direk Daryl noon eh. Estudyante ako eh. Member ako ng LFS eh. Ay, ako din. Member ka rin? Yes! Dito Filipinos. Tayo yung mga hindi nakulong na rin. Mabibilis tumakbo. Yun, so, siya yung sa bahay, siya nagsalita kami po. Dahil kami magkalaban, di ba? So, but, etong nakita ko yung dito, portraying this, I learned a lot of things. Doon sa mga, yung pinabalikan ko yung sarili ko dati, ang dami ko palang ginawa ng mga wasted things, wasted time na lakad kami doon pa, alam mo na LFS, kung nakapakapal mo nilalakad natin sa rally. Ang dami kong ginawang kalunguhan na wala palang kakwenta-kwenta at nagami tayo. Di ba? Correct. So, eto, doing this, sabi ko hindi pa pwedeng pagkabasa ko ng script. Kailangan magawa talaga ito. Katulad ng dala-dala ni Direk Daryl, magawa ito. Dahil ayaw na natin magkaroon ng mga estudyante katulad natin noon na madadali pa sa maling katuruan, maling idea, at magsasayang din na maraming oras na katulad ng ginawa natin just to be an anti-administration. Yes. At wala namang papupuntahan kundi kalokohan lamang. Di ba? Marami pa silang madadamay at marami din masasayang na buhay. So ayaw na nating mangyari ito. So this movie is about that. It's about our future children. About our children. Hindi ito lokohan. Ito po ay katotohanan. At marami pong naniniwala dito. Dahil naniniwala po ako ng marami talagang matatalinong Pilipino. Dahil kung hindi, edi sana kung konti tayo at mas marami sila. Eh mas marami tayo eh. Ano, aaminin ba natin? Mas maraming gagong Pilipino kaysa sa mas maraming matalinong Pilipino. Eh, mas maraming bumoto dito sa totoong tao at dapat natin ano eh, yan natin. At dapat natin suportahan eh. Di ba? Eh, bakit ko konti sila? Majority tayo. Kuha sila eh. Oh, di ba? Ayaw natin mag-ibang, ayaw natin sa maliitin. Pero sana magising na sila. Yun lang po. Question po nga siya po. Question. Direk Daryl, yan. Dr. This is behind the table. Question po, sir. May question ako sa yung personally. Sino yung nagkwento sa'yo, yung sinasabi mo na may nag-iisa yung may sulo, na nakakita ng may sulo sa palabas ng Kilid Balacanan? What do you mean may nagkwento? Sabi mo lang meron isang taong nagkwento sa'yo, may isang taong nagkwento. Well, I've talked to Sir Anthony Castelo, and a lot of footages naman can prove it. And may video naman tayo from PTV4 about the sulo and everything. And the claim of Sir Anthony, hindi lang naman sulo yan. Nakita nyo naman may sunog sa loob ng palasyo. And sa pelikula din, ginawa ko naman yun. No? Though it was nakapula naman, no? Pero a lot of paintings were burned. No? And it's just so unfortunate. Pero yun. I have several people naman as resources. So... yan, isa si Sir Anthony. Okay. One last question po. Sir, sa lilinawin natin, hindi naman lahat ng rally na nangyayari during that night o during that day, eh puro sulo lahat. Ang ibig sabihin na, may part doon may sulo, pero hindi may budget yun. Naman yun, may budget. Kasi sa rally may budget. Kasi sa rally daw po. Sabi daw po kasi ng isang director, na binabago mo daw kasi yung kasaysayan. Dahil sa sulo. Opo. Oh. Siguro yung director na nagsabi noon, wala siya dun sa ano, wala siya dun sa part na may sulo. Hindi ka, Anton Lua ko. Yun! Kaya na patunay! Hindi lang ako kumikibo kasi palaki pa. And 36 years na puro istorya na lang nilang naririnig. Tama yan! Hindi na ako kailangan magsalita. Kasi nandun ako.
talagang sulong. Yes.